Today is Monday within the octave of Easter. Come, let us share the word. Natatakot ka ba? Marami tayong mga kinatatakutan sa buhay, marahil ang ilan ay takot magkamali at mapahiya. Ang ilan ay takot ding magsabi ng katotohanan dahil may takot ding maiwan. May mga tao ring takot magbahagi dahil natatakot din namang mawalan. Lahat tayo ay may mga kinatatakutan sa buhay. At lahat ng takot na ito ay nakaugat sa kawalang kasiguraduhan. Hindi tayo sigurado, kaya tayo natatakot. Kaya tulad ng mga saserdote at ng mga kawal na narinig natin sa mabuting balita, nagawa nilang magsinungaling sa kung ano ang tunay na nangyari sa pagkabuhay ng Panginoon dahil takot sila. Pero anong winika ng Panginoong muling nabuhay mula sa mabuting balita sa araw na ito? Huwag kayong matakot. Inalis ng Panginoon ang takot sa mga babaeng dumalo sa libingan. Sa una'y pinagaharian sila ng takot at galak. Ngunit nang banggitin ng Panginoon ang mga katagang, huwag kayong matakot. Napawi ang takot sa kanilang kalooban at natira ang galak. Ito ang ipinaaalala sa atin ng Panginoong Hesukristo na tanging siya lamang ang makapagpapawi ng ating mga pagkatakot sa buhay. Magagawa lamang nating magpakababa, magpatawad, magbigay at magmahal kung hindi na tayo takot mapahiya, hindi na tayo takot mawalan, hindi na tayo takot matakot masaktan. Dahil ang lahat ng ito ay makakayanan lamang natin kung buhay si Jesus sa ating kalooban. Ngayon, magandang tanungin natin ang ating mga sarili. Ano nga bang aking mga kinatatakutan? Buhay na ba si Kristo sa aking kalooban? Muli, ating ibahagi at isabuhay ang pagninilay na nagmula sa salita ng Diyos. Sa aking pag-uwi, sa piling mo dinayon, di na mawawalay pa. Oh.